tatay, are you okay? Sasabihin ng tatay, okay lang anak. Kahit kuminsan, may sakit siya, minura na ng employer niya, o di kaya kuminsan, pagod na sa trabaho at gusto nang sumuko, sasabihin pa rin, are you okay? Yes, I'm okay. Ngayong Father's Day, saludo po kami sa lahat ng mga tatay, hindi sa pagiging okay nila, kundi sa pagiging matiisin at mapagmahal, that in spite of all things na nangyayari sa kanila, okay pa rin sila para itaguyod ang kanilang pamilya. Ngayong Father's Day, i-acronym po natin ang tatay. Ang father, letter F, friend. Friend po natin ang ating mga tatay. Sila ang mga kaibigan na hindi tayo iiwan kailanman. Through thick and thin, sila po yun. Letter A, advisor. Tandang-tanda ko pa ang advice ng tatay ko sa akin. Sabi niya lagi, mas maganda pa na gumastos ako ng 100, huwag mo lang ako lulukohin ng piso. Yan ang prinsipyo ng tatay ko dati, na i-preserve ang integrity, na sa kabila ng mga bagay-bagay at hamon sa buhay, ay maging totoo tayo at maging honest tayo sa ating sarili at sa ibang tao. Kaya, tay, salamat sa advice mo na kahit wala na yung tatay ko, hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa buhay ko ang kanyang mahalagang advice. Letter T, teacher. Teacher po natin ang ating mga tatay. Hindi man sila kuminsan o madalas nagdadaldal, pero sa gawa nila, makikita natin kung paano sila magturo ng tamang landas sa buhay. Tama? Agree? Letter H, hero. Sila po yung hero na handang ipaglaban ang kanilang pamilya, ang kanilang anak, sa laban sa mga mapang-api at mapang-abuso laban sa atin. Tapos at the same time, sila yung hero na walang kapa tulad ni Superman, pero nakakalipad sila para itaguyod ang kanilang pamilya. Kaya salamat sa pagiging hero nyo sa inyong pamilya. Salamat po, tay. Letter E, encourager. Sila po yung kuminsan down na, pero handa pa rin na makinig, handa pa rin mag-encourage sa kanilang mga anak at sa kanilang pamilya. Kaya salamat for being an encourager para sa amin, tay. And letter R, role model in Christ. Sila yung role model natin para mas mapalapit pa tayo sa ating Panginoon. Sila yung handang manalangin, sila ang handang magbasa ng Bible, diba? So tayo rin na mga tatay, kung hindi pa yung nagagawa yon, be a role model sa inyong mga anak. Tayo o kayo mismo ang magpapalapit sa amin para mas mapalapit pa kami sa Panginoon. Ikaw, alturista, meron ka bang tatay ngayon na gustong pasalamatan? Comment below. Pero kung meron ka bang tatay na may mapait kang nakaraan, mas mapait na karanasan sa kanila, o di kaya hindi mo ramdaman ang pagiging tatay dahil kinalakhan mo na nasa lolo, lola, o di kaya wala kang tatay, iniwan po kayo, ouch, masakit po yun. I'm sure na hanggang ngayon ay may lamat yun sa puso nyo. Pero let's learn to forgive at accept the reality na ganun talaga rin kuminsan sa buhay. Pero kung iniwan man tayo ng ating ama na dito sa lupa, meron tayong ama na nasa langit na hindi tayo pababayaan. Sa totoo lang, mahal na mahal niya tayo, kaya ibinigay niya si Kristo ang kanyang bugtong na anak. Sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life." So lumapit tayo sa ating Panginoon. So let's pray. Panginoon, kung meron man pa nakikinig o nanonood ngayon na may mapait na nakaraan sa kanilang tatay sa lupa, Lord, I pray na iparamdam mo sa kanila ang iyong pagmamahal, ang pagmamahal na nagmumula sa iyo. Ilapit mo sila sa iyo at patuloy mo silang yakapin, turuan at gabayan sa araw-araw na pamumuhay. Simula sa araw na ito, ikaw ang magiging ama nila sa kanilang pangaraw-araw na pamumuhay. Happy Father's Day sa lahat-lahat ng mga tatay saan man kayo naroroon sa buong mundo. Happy, happy Father's Day. Saludo po kami sa inyo. Keep up the good work. God bless. Rako-rako, giga, salamat. Like, follow, and share.